The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, go ahead. Good morning. Go. Brad Ted, good morning, Chad. Good morning, Ted. Sige, tapusin na natin to. Congratulations sa ating winner. It's Thursday po, maulan. Mami Lerma, thank you for listening. Saka si Ken Ito, nakita ko lang kahapon dyan sa BGC Tambay, nakikinig sa atin. Ted, mga miracles ba? Alam mo yon? Mga miracle sa Old Testament ang pinag-uusapan natin. Ngayon, Ted, magandang kwento. Ano to? Isang military general. Ayan. Well-decorated, maraming gerang na ipanalo. Ito ay si King, si General Naaman o Naaman ng bansang Aram. Okay? Matindi to nung isang nalusob nila yung isang bansa, yung Israel, nabihag nila yung isang dalagita na naging alipin ng asawa niya. So para may servant siya na galing sa kalabang bansa. Okay? So ngayon, one time, itong si King General Naaman, dinapuan ng matinding leprosy, yung ketong. As in, yung katawan niya talaga, brother, pasubali po sa mga kumakain, talagang matindi yung kanyang sakit. Ngayon, sabi nung dalagitang ano niya, kasambahay, alam niyo po, kumailalapit ko lang kay sa propeta namin doon sa bansa namin sa Samaria, pagagalingin niya yung sakit niyo kasi naglilingkod siya sa totoong Diyos. Eh, si Naaman naman, eh, wala naman mawawala. Eh, total, nasakop naman nila yung bansa na yon or kakasangga na nila yon dahil nasakop na nila. Pumunta ron sa kay propetang Eliseo. Pagdating doon, hindi siya sinalubong ni Eliseo, yung propeta, nagpadalandang ng mensahero para sabihin sa kanya, maglublob ka lang doon sa ilog namin sa Jordan 7 times. Mawawala yung ketong mo. Hindi man lang sinalubong, walang red carpet, military honors. Na bad trip si Naaman, kasi siya'y sanay sa sinasalubong siya, padabog niyang sinabi, akala ko, sasalubugin ako, tatawagin niya yung Panginoon niya, ikukumpas niya yung kamay niya, gagaling ako. Okay, mas maganda pa yung mga ilog namin sa bansa namin kaysa dyan sa Jordan. Brilliant Ted tong bata, as I end, itong batang dalagita sabi, Boss, amo, kung may pinagawa ba sa iyo yung propeta namin na mabigat na bagay gagawin mo? Ito nga, simple lang. Bakit hindi mo gawin? Maghuhugas ka lang naman, itry mo na. Ikalawang hari, 5:14, yan ang ating verse. Kaya punta si Naaman sa ilog ng Jordan, lumubog ng 7 beses ayon sa sinabi ng lingkod ng Diyos, gumaling nga ang kanyang sakit, kuminis ang kanyang balat, gaya ng balat ng sanggol. Antindi na to, Ted at siya. Immediately, gumaling siya agad dahil, dahil ba sa tubig? Hindi. Dahil sinunod niya yung sinabi ng Diyos through the prophet Eliseo. Madalas po, no, as I end, mahirap sundin ang mga katuruan ng Diyos. Pag tiningnan mo, bakit? Ba't gagawin ko yan? It doesn't make sense. Lumaban ng patas, love your enemies, pagdasal mo umuusig sa'yo, maging tapat sa asawa mo, magpakumbaba, magpatawad sa nagkasala sa akin. Ang hirap naman yan. Alam niyo po, mga kautusan ng Diyos, tinatawag po itong counterintuitive. Madalas laban sa normal na pag-iisip. Kaya nga po tinawag ang Kingdom ni Jesus na upside down kingdom. Pero may grasya po ang Diyos para sundin natin ang mga katuruan niya. Bumalik po si General Naaman at nagkutis bata na nga siya. Sabi niya, ngayon napatunayan ko na wala nang ibang Diyos sa buong mundo maliban sa Diyos ng Israel. Ikaw, matanong kita, napatunayan mo na ba na wala nang ang ibang Diyos maliban sa Diyos na buhay? O may iba pa tayong Diyos na tinatakbuhan, yung Diyos ng kapangyarihan, Diyos ng pera, Diyos ng koneksyon, ano ba yung tinatakbuhan nating Diyos maliban sa ating Diyos? Pag-isipan po natin yan, magdasal tayo. Panginoon, salamat kay King, kay General Naaman. Napatunayan niya sa sarili niya na wala nang ibang Diyos maliban sa Diyos ng Israel. So Lord, patawarin niyo kami. Again, sa mga pagkakataon, meron kami ibang tinatakbuhan Diyos maliban sa iyo. Ikaw lamang ang dapat namin takbuhan dahil pagka nasa iyo kami, covered ang lahat ng kalinan ng buhay namin. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Panginoon, muli po salamat na marami kay Brad Jeff Eliscopides sa segment na ito sa binibigay po magandang balita at inspirasyon sa aming lahat. Alagaan niyo po si Brad Jeff again sa kanyang pagmimisyon today. And we pray para po kay Karen
Nasasalang po sa maselang operasyon bukas, Lord. Yakapin niyo po si Karen at gabayan ng mga doktor na gagamot sa kanya. Alagaan niyo po ang kanyang pamilya. Ang pamilya po ni Emma Noblesa. At lahat po ng mga nakikinig ngayon sa amin na naharap po sa pagsubok, Lord, kayo na pong bahala sa kanila. In Jesus' name we pray. Amen. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.